Hello, good day, shalom, Cloud Hopernikos here sharing the word of God. Amen. Sabi ni Jesus sa John 6:63, my words are life, they are spirit and they are life. Okay, so when we hear the word of God, it gives us life. So I want to share today about something very special to us. It is because God Himself ordained this very thing to us na magamit natin every day. Okay? So mga kapatid, there's a question. All right? What is your greatest asset in life? Okay? So you may think of many things about asset, pero ano nga bang asset? Asset, 'di ba, means things that is valuable to you, that is of high regard, di ba? Merong ito yung pinaka kapaki-pakinabang sa buhay mo, alright? Nagbibigay ito ng pagpapahalaga sa bawat ginagawa mo, okay? Lutang na lutang ang quality ng iyong pagkatao dahil sa asset mong ito, alright? Then most of the time we can see assets in the physical, right? For example, syempre sa pera, 'di ba? Tinatawag nating assets and liabilities, 'di ba? Kung kayo ay isang accountant, alam niyo po 'yan. So pag asset maganda, 'di ba? Pag liability, medyo hindi ka kikita diyan. Para ka lang ano, 'di ba? Hindi lumalago. Alright, pero let's focus on assets, alright? So, what is your greatest asset? So, pwede nyo sagutin na pera, okay? Or your physical attributes. So, pwedeng sabing magandang aking mata, magandang aking pangangatawan, parati ako nag-exercise, ayan, mga physical assets. Alright? Or let's say you're good at something. Let's say you're a computer expert. So your asset is being knowledgeable in the field of computer or mga technological stuff. Alright? Sa engineering naman, napakagaling mo sa math. Alright? You can solve problems in mathematics. Language, you can converse in 3 languages. So yan yung mga asset mo. Pinapahalagaan mo, ginagamit mo. Diba? Iniingatan mo, right? So yan po yung tinatawag nating mga assets, alright? Pero alam nyo po ba ang itong may binigay ang Diyos sa atin na asset, okay? Na napaka-pakipakinabang sa ating mga buhay, alright? So napakaganda po nito kasi alam po natin na tayo bilang mga tao, meron po tayong pinapahalagahan, meron po tayong mga iniingatan, di ba? Ng mga pangalan or yung, di ba, iniingatan natin yung ating pagkatao, di ba, sa kahit anumang halaga ng pera or halaga ng bagay, no, kapag ang reputation mo na yung nakataya, di ba, pagpapalit mo lahat kasi talagang gusto ng Diyos na ikaw ay pahalagahan niya, okay? So what is your asset? Alright? God has given you this asset to know Him. Alright? And when you know Him, you will use this asset. Do you know what is your asset? For example, in the company, you're an asset. Okay? Isa pa pong example para mas mabigyan din natin. You're an asset to the company. That means hindi ka pasaway, hindi ka yung problem maker. Right? You're always doing your job, okay? Kahit na hindi ganun kaganda yung job sometimes, pero because of your good attitude and you are humble enough to learn from your mistakes and listen to your boss para kung ano talaga ang tama, yan yung mga asset ng company. Pinapahalagaan niya ng mga boss. Diba? Pinapahalagaan niya ng mga employers. Or yan, diba? Na diba minsan may mga companies na hindi naman ganun kasikat pero kilalang kilala sila sa ano nila, sa mga work ethics nila, 'di ba? So 'yan yung mga qualities ng mga assets.
Alright, ng company. So, the same thing, no? Merong napaka-importanting nilagay sa atin ng Panginoon. Okay? Sabi nga ng Jeremiah, ano? God set eternity in our hearts. Pinipare niya yung ating puso para maniwala. Okay? Ang puso po kasi is prepared to, created for us to believe. Okay? With your heart, must believe. Okay? So, hindi pa po yun. Wala pa po ako dun sa tanong, sa sagot, sa dun sa tanong natin ngayong devotion na ito. So, what is your greatest asset? Your greatest asset, ready na? Your greatest asset is your mouth. Yes, your greatest asset is your mouth. Because with your mouth, you choose where you go. Alright? Where you lead your life. Okay? When you speak words, you influence in good things or bad things, all right? Pero nakaka-influensya siya, 'di ba? That means it's an asset, right? It you can influence your future with your mouth, right? For example, if you need to explain yourself in a job tawag diyan, kapag naghanap ka ng trabaho, 'di ba? Job interview, 'yon. 'Di ba? You need to persuade the employers, alright? Kung marami sila, or the managers, alright? So, napakahalaga ng bibig natin kung paano tayo mabubuhay sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, okay? Marami nagsasabi na dapat hindi lang puro salita, ngunit sa gawa. Yes, I agree with that, pero everything starts with speaking, alright? Diba? Lahat, maraming gumagawa dahil sila'y na-inspire sa kanilang naririnig. Kasi hindi lang naman pwedeng action. The best communication that God has given us is words. Words, di ba? May kantang yan, di ba? Words are very powerful, okay? Sabi nga ng Proverbs 18, sabi ng Proverbs 18, death and life are in the power of the tongue, okay? And those who love it must eat its will eat its fruit. Okay? Sinabi rin sa 1 Peter 3. Sabi doon is speak life and see good days. So napaka-powerful ng salita para makapag-inspire at maiba yung desisyon ng mga hari, maiba yung desisyon ng mga presidente dahil sa iyong pananalita. Okay? You can persuade someone's mind. 'Di ba sa mga business, ayaw bumili, tapos biglang ang galing mong mag-present. Uy, naunawaan ko yung gusto mong ipahiwatig ngayon, bibili ako niyan. 'Di ba? Napakagandang, yan po yung pinaka asset ng isang tao is yung bibig nila. Because they determine where you go. All right? So that means our mouth is created to choose life. Okay? Sabi ko nga nung last time kung napanood niyo po sa isang devotion, you have a choice. Okay? God will not overrule your choice. Okay? God is God and God respects your choice. That's why sabi ni Moses, I forgot the verse, is decide now for your life. It's either you speak good or you speak bad. Okay? So, mas maganda po piliin natin yung good. Bakit? Tayo po ay kinreate ng Lord. Itong mouth na tayo kinreate ng Lord to bless, not to curse. Amen? Hallelujah. Now, last one. That's why God use our mouth for salvation. Yon. That's why it's the greatest asset. Biruin nyo, tayo ay naligtas. We have been saved by the grace of God through agreeing, through speaking. May verse po tayo dyan. Romans 10, 9-10. If anyone, okay, who calls upon the name of the Lord, alright, basahin nyo na lang po yung eksakto sa Romans 10, 9-10. Alright? Sabi po dyan is, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Ayon. So that means napaka-powerful ng lips or ng ating mouth that when we confess
there is an agreement between God and you. All right? You agree with what God has said in His Word, that when you call upon Him, when you believe in your heart that Jesus is alive, He was raised from the dead, and you call upon the name of the Lord, you shall be saved. Ano po itong saved na to? That you have the life, the eternal life of God. Sabi nga doon, because the heart is for believing. Sabi ng verse 10. Iano ko na lang po, in-explain ko lang po, but not the exact words. For the heart is to believe, and for the mouth is for salvation. Okay? So, yung lips po natin is created for salvation. Salvation, pinakaunang gusto ng Diyos. Kaya dumating si Jesus Christ sa sanlibutan is maligtas tayong lahat. Sabi ng Diyos, gusto niyang maligtas tayong lahat. Amen? So, napakabuti ng Diyos na nabinigyan niya tayo ng asset na ito na dapat gamitin natin sa tama. Alright? So, yung tamang pamamaraan, nung naligtas tayo, dapat ang bukang bibig natin ay salita ng Diyos. Alright? Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo mag-usap patungkol sa mga Netflix or sa mga bagay-bagay. Okay lang po yun. Okay? As long as hindi ka naninira ng kapwa, hindi mo inaaksay ang oras mo sa mga bagay na walang katuturan, ngunit yung pananalita mo ay merong grace. Diba? Seasoned with salt. Sabi nga, seasoned with grace pala. Sorry. I forgot the verse. I'll just type the verse later sa description, no? So, napakaganda po, kapatid. You have the greatest asset. And your greatest asset is your mouth. That is the doorway for salvation. Okay? So, if this is the first time you watch this video is made for you to believe Jesus Christ. I'm sharing the gospel of Christ. His death, burial, and resurrection has saved us, the gospel of grace. So, let me pray for you. If this is your first time to hear about Jesus Christ, may I invite you to pray this prayer. Lord Jesus, thank you that you have saved me from my sins. And now I believe that you have been raised from the dead. Now I believe that you are now my Lord and Savior, both now and forever. Heaven now is my citizenship and my home. And I am now a child of God. I will do what the Word is saying about me. In Jesus' name, amen. If you pray those prayers, you are saved. Because when you call upon the name of the Lord, you shall be saved. Now grow in grace and in the knowledge of Him. Shalom, enjoy your journey.